Mga kabagis, magandang hapon. Welcome back to my YouTube channel. May nakuha tayong comment na sobrang laki naman daw sa isang buwan. Again po, isang buwan siya mula pagkabili natin. And totoo yan kasi makita niyo naman yung first upload ko nung pagkarating nito. 13 of December prior nagbagyong Odette sa amin. Akala ko nga mamamatay ito sa bagyong Odette kasi napakaliit pa lang nila noon na panahon na yon, tapos sirang-sira itong kulungan nila. Yan, hindi pa nga natapos. Tapos good thing no na hindi sila namatay, buhay sila. So yan mga kabagis, ano po yan? 1 month pero magto 2 months sila February 13. So 1 month mahigit na sa atin mula pagkabilan. Tingnan niyo yung mga katawan. At kahit nga ako na na-amaze ako dahil sa sobrang laki nila ngayon at napakagandang mga baboy, no? Talagang sulid na sulid yung katawan at napakasulit ng ating kumbaga resulta, no? For 1 month mahigit, given no, nasa starter feeds pa rin yan sila mga kabagis. Imagine nyo yan. Yan. Kapag mag-grower yan, mas lalong lalaki at bibilog yan kung i-grower na natin. So tingnan natin sa katapusan, no, kasi mag-grower na tayo this January 31 sa Monday. I-grower na natin to sila. Napakagandang katawan mga kabagis. So hindi ko masisi na may mag-comment na sobrang laki naman sa isang buwan. Kasi daw ang kanilang mga baboy ganito kalaki na sa 2 months mahigit na mula pagkabili. Pero sa atin mga kabagis, given na nagpalit pa ako ng feeds kasi nga walang masyadong stocks dito sa amin ng Ultra Pack at Bimig. So nagpilmiko ako ngayon. And tingnan nyo naman, napakaganda ng resulta sa pilmiko. Pulang-pula yung katawan ng ating baboy. Hindi sila mumula dahil may sakit. Pero parang epekto yan sa feeds. O tingnan nyo yung isa din. Napakaganda, no? And talagang maskulado sila, no? Magandang tingnan. And na-amaze tayo. So kaya ang gagawin natin mga kapagis, mag-focus na lang tayo sa ating fatteners. Yung nga, nabenta ko na yung ginawa kong guilt, hindi nag-success yung ating plano mag-inahin. So i-focus na lang natin yung ating sarili sa fatteners. So baka next week darating yung ating tatlo or dalawang fatteners para at least kung maibenta ito after a week or so, mayroon na namang kasunod. So parang kumbaga hindi tayo maubusan, parang monthly tayo makabenta ng dalawa tatlong baboy. Ito na po, ready na po. Kininisan ko to kanina. Nag-sanitize na rin tayo. Nilagyan natin ng sabon. Yun, hindi natanggal pero sinabon na yan. Yan na yung pinakamalinis niya. Pero before magdating yun, nilinisan pa natin mga kabagis, no? Kuskusin natin ng brass para talagang malinis. Okay. So isa yan sa pagkamalinis yung kulungan mga kabagis, isa din yan sa way natin na makaiwas sa sakit at ma-make sure natin na hindi maging bansot yung ating mga fatteners. Kasi walang sakit, no? Walang problema at malakas kumain. Pagka malakas kumain, mabilis ang paglaki, mabilis ang pagbigat. And then maganda ang resulta. So unang-una talaga kalinisan yung ating i-make sure sa ating kulungan. So yun yung pinaka-advice ko rin sa mga gustong mag-start. And then to follow na yung pakain natin. So yung kulungan talaga yung pinaka-importante. And ayan. So ulitin ko ulit, nasa 1 month pa rin ito, 1 month mahigit na sa atin. Totoo yan, makita ninyo sa mga previous uploads natin mga kabagis, dumating to ng December. Okay, so I hope nasagot ko yan. And actually mga kabagis, gusto ko ring i-mention pala na itong ating ginagawang pag-vlog nito, kasi filmiko to ngayon eh. So excited ako malaman kung ano yung resulta sa timbang, kung mayroon bang diferensya when it comes to kilo sa ganito kalaking mga baboy kapag may benta na natin.
compared doon sa Ultra Pack at Dimig na tinapakain. So excited din tayo dyan mga kabagilas. I hope na maganda yung resulta. Yun talaga yung pinaka ano natin, pinaka aim natin, no? Sa Pilmico. Ang Pilmico po mayroon lang difference na mga 100 something when it comes to the presyo ng kanilang bawat sako ng feeds mula sa starter. Pero mayroong ding stage, like for example yung parang yung starter at saka starter ng Pilmico at starter ng Ultra Pack, parang magkapareho lang. May difference lang ng 20 or 50 pesos. Okay? Yan. Ang dali lang lumaki mga kabagis. Napakaganda. No? Bilis lang talaga. Ito yung ating bully na hindi pa na benta mga kabagis. For sale pala itong ating American bully mga kabagis na ano to, male. Malaki na. Lagay lang natin sa kanyang kulungan kasi na tapos nang malinisan. Ayan, dyan ka muna. Excuse. Yung ating American bully na puppy. Ayan mga kabagis, mag-PM lang kayo kung interesado kayo na sa within Cebu lang, huwag yung malayo. Ayan, malaki na siya. Kamukhang-kamukha sa mama. Sida! Maaki. Dalilahan ko pa kanyang drinker kasi ayaw uminom ng hindi ganyan. Hello. Nakuha na ng itlog ba ang manok? Yung iba mag-request ng isang lang, isali ko daw ng aking vlog yung mga RIR ko. Yan sila. Tapos nang kumain, kunti na lang kasi yan din tayo kumukuha ng ulam. Nasa ano na ito mga kabagis? I'm sorry, 9 months? 10 months? Kina? April to nabili. Malaki na sila. And maraming itlog. Nagbibenta din kami ng organic itlog niyan. Ating itlog mga kabagis, organic na itlog. Binibenta din namin dito. Ayan. Please, mayroon tayong kasi yung iba dyan, kinakain din namin, kinukonsume mo namin. Alright.